Siya si Loren. At sa araw na ito, ito yung unang araw niya na maglalaro dito sa isang downhill track. Dito sa Antenna Hill downhill track. Titingnan natin kung makaka-survive ba siya. Kaya ba niya yung mga challenges ng steep section, jumps at kung ano-ano pa. Of course, bibigyan natin siya ng tips kung paano niya bababain o itatakal yung mga obstacle dito. At higit sa lahat, tignan natin kung ano yung makukuha ng camera, kung meron bang semplang o wala. Andito kami ngayon sa taas. Of course, kasama ko ulit si Lorenz at ito yung first time niya na bababa dito sa Antenna downhill track. Tignan natin kung anong part siya mag-aakay ng bike, kung kaya ba niya talaga na bumaba dito. Makikita natin kung yung mga pinagpra-practice niya sa Timberland at saka sa Fill-in Vest, kung magagamit niya yung mga yag balls yung naipon doon. Beginners lang tayo ah. Beginner, hindi na to beginner eh. Kulang lang to ng tulak. Expectation versus reality. Inexpect ko kanina na sesemplang siya, na magtutulak siya ng bike doon sa mga steep section, pero nagkamali ako. Nagamit niya experience sa Timberland at saka sa Fill-in Vest. Yung mga steep section doon, nagagawa niyang babain. So ngayon, iniwasan niya lang na huwag mag-jumps kasi syempre, wala pa daw siyang confidence pagdating sa mga ganitong mga obstacle. Pero ang bilis niyang bumaba kasi marunong siyang mag-modulate ng brakes. Ang kailangan niya ayusin dito, yung kanyang skill sa high speed cornering. Well, ako rin, gusto ko rin ma-improve din yung skills na yon. Tapos, pangalawa, yung skills naman o yung confidence naman niya sa jumps. Kasi nagja-jumps naman siya, kaso medyo, yun nga, medyo na nai-intimidate siya kasi ngayon pala siya napunta rito. Tapos nakikita niya parang ang laki-laki ng mga jumps dito. Pero actually, tama naman yon na kung nag-aalangan ka, wag mo nang ituloy kasi nga baka madisgrasya ka. Hop, 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 hop. Hindi dyan! Mali ang linya mo eh. Ano to, XC? Oo, papuntang Thunderbird. Yun, sa mga subdivision doon. Lisan mo ng konti. Uy! Ayaw ka lang! Ano yung baga na ako ko? Uy! Oo! Oh. Hindi ko nakita yun ah. Oo, oh, sige! Ayaw lumit ko! Ilabas mo kasi yung bewang mo. Higa mo na rito. Pag di mo hiniga, mahuhulog ka. Di ba? Doon pa na konti. Bilisan mo. Pag wala kang momentum sa bato, tatama ang bottom bracket yan. Go 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 go. Ah! Ay! Hindi ko napigilan na. Medyo distance na lang ha, baka mamaya sinugsog ko sa rin. Okay lang. Okay. Ayop ka. Game.
kanan tayo. Nahulog ka? Dito sa area to, ito yung bago nilang gawang linya. Ito yung luma dito sa bandang likuran ko. Same lang din sila, kumbaga dinugtong lang, kumbaga ginawa ng another line dito na mas steep. Sa para sa akin mas maganda siya. Kasi diretso-diretso na lang siya. Tigaga dito na steep, liliko ka pa ulit tapos liliko ka ulit dito para bumaba. So, makikita nyo, ito yung tinatawag nilang parang wall or pader kasi yun nga. Sobrang steep nito eh. Kumbaga, makikita nyo sa likod ko, ayan oh. Ayan, yun yung kasama ko sa likod oh. Ayan. So, andun yung bike ko sa taas. Bababain ko to for the first time. Kasi nung bagyo daw, naputol daw yung kahoy dito sa main line. So, gumawa sila ng alternate line dito sa kabila. At yun ang bababain natin ngayon. Kasi ngayon lang tayo ulit napadpa dito sa antena. Ayos. Bitin no? Bali, nakadalawang baba lang kami. Unang baba namin, doon kami nag-session. Doon namin sinilip-silip yung mga dadaanan niya. At sa pangalawa naman, sinundan ko siya para makuhanan ko naman siya ng camera. So dito ko nakita na talagang meron talaga siyang skills sa downhill. Kanina, dumaan kami sa mga steep section at nagulat ako na kinayang kaya niya. Yung mga steep section na ito, makikita nyo talagang pader na siya. So hindi yun basta-basta tinitira lang ng wala kang experience, wala kang skill sa braking at saka line choice. So yun yung pinaka-importante rito sa downhill eh. Kailangan marunong kang tumaymay ng brakes, alam mo kung paano pumili ng linya, at higit sa lahat, alam mo kung paano gamitin yung momentum para sa advantage mo. Pag pupunta kayo rito sa ganitong mga downhill track, huwag nyong kalimutan na magsuot ng mga full face helmet kung sakali, kung meron kayo. Okay lang din na half face, pero mag-ingat-ingat lang din. At kung first time nyo lang siyang pupuntahan o madadaanan, mas maganda na meron kayong kasama na marunong o alam yung linya para ma-guide niya kayo. Kasi kanina merong nasemplang daw at medyo nakalimot ng konti. Pagdating dito sa downhill section, ang kailangan mo lang talaga rito is ma-timing mo yung brakes mo. Kailangan marunong kang humanap ng linya mo at kailangan mo ng momentum. Kasi pag wala ka, hihigupin ka mismo ng gravity. Siya nga pala, ako nga po pala si Rogelio, yung tropang vlogger. Kaya kung nagustuhan mo tong content na to, like and share lang at mag-comment ka na rin. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell notification para hindi mo mamiss yung mga future videos natin.